So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So nandito tayo ngayon sa Kuya's or Kuy's Bike Shop. Dito lang yan sa harap ng Santo Niño sa Binyang First, Bukayo, Bulacan. So sa mga nagtatanong sa akin dyan kung meron tayo iba bike check na road bike, meron tayo iba bike check ngayon, ayan. So nakakita tayo dito na Tosic na road bike. Ayan guys oh. Pero bago yon, silip muna tayo sa loob nung bike shop ni Kuya's. Kuy's or Kuya, yan. So marami dito ang bike. Meron tayo dito ang Foxster, mountain bike, Trinx, Venso, yan. So meron din dito ang frame. Yan, may rims, may gulong, may Trinx, may Kisto. Yan, ayan sila Kuya. Yan, air shock, meron din tayo. Tapos meron din tayo mga folding bike dyan. Yan. Pero bago tayo mag bike check, shoutout lang ako sa subscribers natin dyan na si Lex Lawrence at si Gerson Hamot from Davao. So maraming salamat sa inyong dalawa sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Yan, thank you. Yan. So ano pa hinihintay natin guys? Tara, bike check na natin itong pangalawang road bike na iba bike check natin sa YouTube ko na to. Yan. So ayan guys yung ating Tosic Chester na road bike. So kung mapapansin nyo guys, medyo malikot pa yung ating paghawak ng camera. Bago pa lang kasi tayo sa paghahawak ng gimbal. So hindi pa tayo masyadong kabisado. Pero anyway, simulan natin ang bike check nitong Tosic Chester. Simulan natin sa kanyang frame. So sa frame cab guard na kuha niya yung attention ko dahil dito sa kanyang tawag dito seat stay. So hindi siya pantay dito sa top tube nyo kung mapapansin nyo. Guys, pa-comment na lang ako kung anong tawag dito sa design na to. Pero nakikita ko na to pero hindi ko pa rin masyadong familiar kung natawag dito. Yan. So anyway, glossy gray na parang merong konting glitters yung frame ng ating Tosic Chester. Siyempre sa ibabaw, meron tayong makikita ditong sulat na Tosic. Wala akong nakakapa guys, palagay ko pintura to. Ayan. Siyempre meron tayo ditong IND or Innovation Technology Design. And guys, naka-internal cabling na rin ng ating Tosic Chester o yung frame niya. So ito yung isa, then sa kabila din yung isa. So dumaan yan dito sa down tube. Then lumabas dito. Ayan. Papunta dun sa likod. Tapos yung isang kable, ito yung sa preno. Dito naman siya dumaan sa top tube. Ayan. At dito sa kanyang head tube, hindi siya smooth welding. Pero hindi naman masyadong big deal yun. Hindi naman bibilis pagbabike mo kung naka-smooth weld ka eh. Ayan. Pero maayos ang pagkaka-welding niya. Status palagi kong sinasabi sa inyo guys, para siyang uod ng pagkaka-welding. Dito sa down tube niya guys, meron tayong makikita ng Tosic na pangalan. Kagaya ng Tosic sa ibabaw, wala ka rin makakapa dito. Yan. Makinis to, makinis. Palagi kang makinis pa sa hita. Siyempre kung ano man, kung girlfriend mo or ano, etc. Yan. Tapos, ito napansin ko, meron siyang dalawang lalagyanan ng beer. Yan. So kung gusto niyo mag-ride tapos may dala kayong beer, tama-tama lang dyan. Ayan, marami naman pulutan sa may kalsada dyan eh. Anyway, tapos dito sa ilalim nga guys, so makikita nyo, ganun din, hindi siya smooth weld. Pero karamihan naman sa mga bike, hindi naman masyadong smooth weld eh. Ayan, ano lang naman yun, appearance lang naman yun. Pampaganda lang na itsura. At dito sa kanyang chainstay, meron tayo dito makikita ang SL Gravity. Hindi ko alam kung ano guys yung SL Gravity na yan eh. Ayan. At ito pa isa pa guys, oh, napansin ko. Dito sa may drop bar niya, you know, kakaiba yung design niya. Oh. May butas-butas, oh. Tas-butas-bu.
siguro kahit pa paano, nakabawas na rin to ng timbang. Dyan sa frame niya. Guys, by the way, ang frame nga pala natin ay 6061 alloy. Yan. So, yun yung frame natin. So, punta tayo sa fork. Ito yung fork niya, guys, oh. High performance. Ano to? For master. Yan. Wala namang kakaiba doon sa fork. May makikita lang tayong pangalan na Tosic. Tapos sa bandang baba, mayroon ditong butas. Hindi ko alam para saan. Siguro lalagyanan ng ano to. Ng bike carrier. Kung gusto mo maglagay ng bike carrier. Ito nga palang fork ay gawa sa bakal. Yan. Kadalasan naman sa nakikita ko na road bike, gawa sa bakal yung fork niya. Yan. So punta tayong wheel set. Siyempre, pagkatapos ng fork, punta tayo sa wheel set. So sa wheel set niya guys, yung hubs niya, gawa ng Sheng Fu. Ayan. So pangalan pa lang, alam na natin. Inchik yan, Sheng Fu. Made of alloy yan na 32 holes na quick release. So kahit pa paano, gaga ang ating bike dyan. 32 holes, baka lang ating rayos or spokes. Tapos yung rim natin, double wall alloy na rim. At ang gulong natin, 700 by 25C. Guys, nung una ko nakita yung gulong na to, ang nasabi ko ay ang payat. Yan. Siyempre, road bike eh. So, kung gusto mo ng mas mabilis, sabi nila, mas maganda daw, mas payat. Yan. So, road bike tayo eh. Ito nga pala guys, nakalimutan ko sabihin, yung top tube niya, meron din dito yung logo ng Tosic. Oops. So, sa kabila, ganun din. Meron tayo ditong hubs na 32 holes, made of alloy, gawa ng Sheng Fu. Yung spokes niya, gawa sa bakal. Alloy niya, double wall. Alloy na gawa ng Tosic at 700 by 25C na gulong. Yung gulong niya guys, di ko malaman kung ano brand. Wala kasing makumakitang nakalagay kung anong brand ng gulong. Yan. Ayun guys, may nakita ako. Kenda. Ang gulong natin ay gawa ng Kenda na 700 by 25C. So nandito na rin naman tayo. So punta tayo ng crank. Ang crank niya ay gawa ng Tosic. Alloy yung crank arm. Bakal yung chain ring na 50 teeth yung pinakamalaki. At 34 teeth yung pinakamaliit. At square tapered ang ating bottom bracket. Yung kanya namang chain ay gawa ng taya. So, pwede ka maglaro ng mataya-taya gamit itong kadena na ito. De joke lang. Yung kanyang FD, gawa rin ng sensa. Ayan, makikita ninyo. Hindi ko nagkakamali. Sensa rin yan. Then, punta tayo sa cogs. Ang cogs niya ay gawa ng sunrise. Kung hindi ako nagkakamali, guys. Sunrise ba sunset? O sunshine? Ayan, guys. Sunshine. Sunshine yung cogs natin na 11 to 28 teeth. At ang kanyang RD ay gawa rin ng sensa na bilangin natin yung speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed ang ating cogs saka ang kanyang RD. So punta tayo sa seat post. Ang seat post niya ay gawa sa alloy na gawa yan ng Tosic. Ang seat clamp niya ay alloy din. Ang size nito ay 27.2 by 350 mm ang haba. Yung kanyang pedal, bakal at ball bearing. So ball bearing yung ating pedal at ang kanyang upuan ay gawa ng Tosic. Ito guys, mayroong butas oh. Labasan niya ng utot. Or kung gusto mong umihi, pwede kang umihi diyan para tutulo na lang. De joke. Makapal yung foam niya. Yan oh, kapal oh. Sarap upan siguro nito. Yan, kapal. At syempre, pag road bike, kailangan agresibo yung upuan niya. Ayan o. Oh. Diba? Eh, punta ngayon tayo sa kanyang handlebar or drop bar. Sinukat ko to guys kanina, parang pumapatak ng 440 millimeter. Kung hindi ako nagkakamali, yung kanyang drop bar. Gawa sa alloy. Yung stem niya, parang nasa 80 or 90 millimeter ang haba. Ang maganda nito guys, kita nyo, naka-internal cables tayo. Internal cabling, ayan o, magkabila. Tapos ang kanyang preno ay gawa ng Sensa Ignite. Ayan o.
So guys, nung una ko nakita to, medyo nagmukha akong taong bundok. De, joke lang. Ang cambio daw nito, one click, tapos two click. Yan. So sabi, downshift daw, one. Tapos ang upshift, two. Yan. Pakicorrect nga lang ako guys sa comment kung mali yung aking pagkakaintindi. Downshift, one. Upshift, two. Yan. De guys, pinakita ko lang. Masama yung kinakambyo ng hindi umiikot. Pinakita ko lang guys sa inyo, lalo na doon sa mga baguhan na merong ganitong shifter. Pero ibabalik ko doon mamaya yan. Yan. At meron tayo dito ng dalawang spacer para kung sakaling gusto nyong i-adjust, ma-i-adjust nyo siya. Yan guys, dito tayo sa kanyang mechanical disc brake or mechanical caliper. Ang caliper niya ay gawa ni Duder. Yan. So makikita natin, Duder ba? Duder. So bahala na tayo. Kung anong basahin natin dyan, basta Duder yan. Tapos, pangkaraniwan na 160mm na brake rotor. Siyempre, ganun din sa kabila. Duder. Kung ano man ang basa dyan na caliper, mechanical caliper, at 160mm na rotor. Ayan guys, ang ating bike check ng Tosic Chester na nagkakahalaga ng 14,040 pesos. Siyempre na mabibili yan sa Kuy's Bike Shop na matatagpuan dito sa Binyang Second, Bukay, Bulacan. Harap lang yan ng Santo Niño Academy. So ilalagay ko sa description yung link na kanilang Facebook para sa mga gustong umorder, kontakin na lang sila ng personal. So nagsiship din sila kung hindi ako nagkakamali, door to door, yan. So guys, kung nagustuhan nyo yung video, huwag kalimutan pindutin ng like. Siyempre mag-comment na rin kayo kung ano masasabi nyo dito sa road bike na to. Ay guys, nakalimutan ko nga pala, tinimbang ko tong bike na to kanina, tumitimbang ito ng napakagaang nung bike na to. Yan. So kung nagustuhan nyo yung video guys, huwag kalimutan pindutin ng subscribe button. Siyempre para ma-notify kayo kapag nag-upload tayo ng panibagong bike check video. So hanggang dyan na lang. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video natin. Bye-bye!